dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Ang tunay na pag-ibig ay hindi hinahanap o sapilitang inaangkin. Ito ay kusang dumarating o ipinagkakaloob ng Panginoon. Hindi lahat ng matagal na magkasintahan ay nagkakatuluyan. Habang may buhay, ay may pag-asa. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Tenyente Bryan Santiago. Ako po ay kasalukuyang nakadestino sa isa sa mga malalaki at magagandang kampo ng militar dito sa Luzon. Nagsimula ang aking kwento nang ako ay third year high school pa lamang sa aming liblib na probinsya. Ako po ay unang humanga sa isang magandang dalaga. Siya po ay si Lorna. Isang bagong transfer na second year galing sa Pangasinan. Isang araw ay nagkasalubong kami kasama ang best friend ko na si Daniel, kina Lorna at best friend niya na si Lerma sa isang part ng campus. Oy Daniel, kumusta na? Ang bungad sa amin ni Lorna. Kumusta? Dito ka na? Ang sagot ng best friend ko. Oo, transferi ako. Ang sagot naman ni Lorna. Eto pa na si Lorna at Lerma, mag-best friend at mag-classmate pare. Ang pakilala sa akin ng best friend ko. Hello Lorna. Hi Lerma. Ang reply ko. Pare, magaganda pa lang mga kakilala mo. Lalo na yung bagong transfer. Ang biro ko sa barkada ko. Type mo? Ligawan mo? Biro din sa akin ng best friend ko. Ilang araw pa ang lumipas at ako ay gumawa ng hakbang para manligaw. Pero ako ay binigo ni Lorna at mas pinili ang isang driver na pampasaherong jeep sa bayan. Isang araw ay nag-uusap kami ni Lorna sa kanyang boarding house. Habang siya ay nagluluto, ako ay sinabihan na, "Pasensya ka na Bryan ha, hindi ikaw ang pinili ko. Makakahanap ka pa ng higit sa akin balang araw. Bata ka pa at sa tingin ko, hindi mo pa prioridad ang pagnonobya." Ako naman ay natahimik noon at hindi na nakasagot pa. Ako man ay nasaktan dahil sa pagkabigo. Ako na lang ay nagpaalam kay Lorna ng isang nakaw na halik at yakap. "Lorna, I love you. Alam mo yan. Bryan, bitawan mo ko." Pagpupubiglas niya. Binitawan ko si Lorna at nang akmang hahampasin ako ng sandok ay kumaripas na ako ng takbo papalayo. Ako ay hinabol at binato ngunit ako ay hindi naman tinamaan. "Lorna, paalam!" Sabay flying kiss at kaway. Mula noon ay hindi na ako nakipagkita at umiwas na akong makasalubong siya sa campus. Pagkatapos ng ilang linggo ay nagsabi na lamang ako kay Lerma nang minsang nagkasalubong kami. "Lerma, wala yata ang best friend mo. Pwede ba tayong mag-usap saglit?" Nagsabi naman siya ng malilate daw eh. "Ano ba yun Bryan?" "Pakisabi na lang eh, sorry kay Lorna sa mga kalokohan ko. Wala akong intensyong mambastos. Minahal ko naman talaga siya. Hindi nga lang niya ako minahal." Ang bilin ko. "Okay Bryan, makakarating." Masayang reply niya sa akin. "Maraming salamat Lerma." Ang reply ko naman na puno ng ngiti.
Sa school year ding yon ay napagbintangan kami ng best friend ko na nagpaputok ng isang malakas na firecracker habang nangangaroling. Kami ay ilang beses na patawag sa principal's office na umamin sa kasalanang hindi naman naming ginawa. Si Paring Daniel ay nagpalipat ng Parteng Isabela Province para doon na tapusin ang kanyang fourth year. Ako naman ay nanibago kasi wala na ang best friend ko at hindi kami magkikita ng buong school year. Sa bakasyon na for sure or sa college na kung sakaling sa Manila kami magkukulehyo. Isang araw ay biniro ako ng pinsan ko na si Johnny. Siya kasi ay nakatira sa bahay namin buhat ng namatay ang kanyang ama na parang kadugtong ng bituka ng aking ama. Insan, pwede mo ba akong samahang dumalaw kina Emma doon sa boarding house nila? At least ikaw ay welcome doon sa tita nila. Papakilala din kita sa pinsan niyang classmate ko. Pareho kayong walang BFGF buhat nung first year high school. Ang pasuyo sa akin ni Johnny. Oo ba, yun lang pala eh. Sige insan, kailan ba? Ang tanong ko. Pagkatapos ng class namin sa hapon, sabay na tayong umuwi at ihahatid sila sa kanilang boarding house insan. Sige, maghintay na lang tayo sa labas ng classroom nyo. Puntahan ko kayo doon. Pinsan, hintayin pa natin si Emma. Hindi pa tapos ang klase nila. Eto nga pala si Lerma, classmate ko. Ang bungad ni Johnny. Lumapit ako at nakipaggamay kay Lerma. Hello, nice to meet you again, Lerma. Ikaw pala, Bryan, kumusta ka na? Okay lang, matagal nang nakapag-move on. Masaya na rin kasi nakita uli kita. Sabay ngiti ng matamis. Che, bulero ka na rin ngayon tulad ng pinsan mo. Dati seryoso ka at tahimik ka. Ang biro din sa akin ni Lerma. Aba naman, adamay pa ako dyan. Kayo pala ay matagal nang magkakilala. Sa totoo lang bagay kayo. Ang biro din ang pinsan ko. Sabay naman ang dating ni Emma. How are you guys? Matagal na kayo naghihintay? Anas ni Emma. Hindi naman. Si Bryan nga pala pinsan ko, kaibigan ni Lerma. Graduating na siya. Ang pakilala ni Johnny. Hello Emma. Totoo nga pala yung sinasabi ng pinsan ko. Sabay ngiti. Na ano? Ano naman ang sinasabi ng pinsan mo tungkol sa akin? Ang pangungulit ni Emma. Na maganda ka. Pati itong pinsan mo. Ang biro ko. He, pareho kayo ng pinsan mo, bulero. Ang biro din ni Emma. Oo nga pinsan, napansin ko nga rin dito sa dalawang ito eh. Sabat naman ni Lerma. Kami lang po ay marunong maglaro ng basketball. Basketballista ba? Pero hindi mambobola. Ang biro ko. Ay siya, sige na, let's go na. At baka mamaya eh may maunang magsumbong kay tita na nagkakasayahan tayo dito. Ang pagputol naman ni Lerma. Kami nga ay naglakad mula sa school hanggang sa tinitirhan nila. Kami ay nag-usap ni Lerma, sila namang dalawa ng kasin ko habang naglalakad. Kumusta na pala best friend mo? Pakunwari ko kay Lerma. Yun, titigil na yata yun next year kasi nagsasama na sila ng boyfriend niya sa isang bahay. Ang sagot sa akin. Ganun ba? Hindi man lang tinapos ang high school? Nagmamahalan pala talaga sila? Sabay ngiti ko kay Lerma. Ikaw, wala ka bang manliligaw, boyfriend? Baka may magalit sa akin. Wala pa naman. Wala nga naglalakas ng loob pumunta o lumapit sa amin eh. Kayo pa lang? Ang pananakot ni Lerma sa akin. Bakit naman kami matatakot sa tita mo eh? Hindi naman kami loko-loko. Sabay tawa. Kung sa bagay nga naman, mukhang mabait naman si tita sa'yo kapag sinasamahan mo ang best friend mo sa amin noon, ang sagot sa akin ni Lerma. Pagdating namin sa boarding house nila, "Hoy classmate, napasyal ka." Ang bungad sa akin ni Miyoko sabay bukas sa amin ang pintuan. "Nagpasama ako dito sa mga pinsan mo para dalawin ka." Ang biro ko. "Kilala kita classmate. Kumusta pala ang best friend mong si Daniel?" "Nalulungkot daw eh. Hindi ka kasi nakikita at hindi mo rin sinagot bago nag-transfer." Ang pangungutya ko.
Mayabang kasi at puro hindi naman seryoso. Ay siya nga pala, paalam ka muna kay tita na pumasyal kayo dito. Ang sagot sa akin ni Miyoko. Sinamahan naman kami ni Miyoko habang nagbibihis sa mga pinsan niya ng uniforme into a pambahay. Tita, nandito po sila Bryan at Johnny, napadaan, dadalaw po. Ang paalam ni Miyoko. Magandang hapon po ma'am. Pumasyal lang po kami kina Lerma at Emma kasama si Johnny ma'am. Ang paalam ko. Ikaw pala iho. Sige, si Miyoko nang bahala sa inyo. Ang bili naman ng tita nila. Ang tita nga pala nila ay isa sa mga faculty and staff ng mother ko, which is the principal for 3 years from 3rd year ako hanggang sa nag-graduate din ang pinsan ko at utol sa school na yon. 1 year after me. Sa hapon na iyon ay kami ay masayang nagkwentuhan ng kung ano-ano. Maliban sa usapang pag-ibig, ang pinsan ko naman ay mukhang seryoso sa kausap niya. Ilang linggo din ang lumipas ay naging mag-girlfriend din sila Johnny at si Emma. O pinsan, hindi ka pa ba nagtatapat kay Lerma? Hindi ka pala nakapag first base eh. Nangalahati na ang taon na gagraduate ka na. Wala ka pa rin GF. Ang kantsaw sa akin ni Johnny. Ako ay na-pressure sa pinsan ko sa totoo lang. Maganda naman si Lerma. Matangkad din at maputi, kaya lang ay walang spark more than a friend. Isang araw ay nag-set up na lamang ako sa pinsan ko ng isang date pagkatapos ng last subject nila. Insan, hahanap ako ng bakanteng classroom at isasama mo si Lerma doon ha? Maghintay na lang ako doon pagkatapos ng klase ninyo. Kawayan na lang kita sa location ng room. Ang pasuyo ko kay Johnny. Pinsan, nandito na ang classmate mo. May pag-uusapan yata kayo ng masinsinan. Dito lang kami sa labas ng GF ko ha, para sabay-sabay na tayong umuwi. Ang sabi ni Johnny. O Bryan, bakit dito? Pwede naman sa aming boarding house ha. Bungad sa akin ni Lerma. Nahihiya ako dun eh, parang hindi ko masasabi ng diretso. Maupo ka pala. Ang yakag ko kay Lerma. Ano ba yun Bryan? Sabay upo sa tabi ko. Lerma, alam mo naman na crush din kita. Kaya lang ay best friend mo ang una kong pag-ibig. Natakot akong mabigo muli. Napatahimik ako after that statement. Matagal ding hindi nakapag-react si Lerma at siya na rin ang bumasag sa katahimikan. Ano ba talaga ang sasabihin mo, Bryan? Ang malumanay na salita ni Lerma. Lerma, may pag-asa ba ako sa iyo? Pwede ba tayo? Pwede ba kitang maging inspirasyon sa buhay ko? Oo naman, malaki ang pag-asa mo sa akin. Oo tayo na, at ikaw din ang inspirasyon ko ngayon, Bryan. Sabay ngiti at yon ang naging sentro ng aming pag-uusap ng hapon na yon. Timing na may papalapit palang guard sa room. Ay, may tao pa pala sa room. Anak pala ni Madam. Ilalako na sana ang pinto, ang sabi ng guard. Kami na po ang maglalak ng pintuan, Mamang Guard. Pauwi na rin po kami, ang sabi naman ni Johnny. Pagkatapos noon ay hinatid na rin namin ang magpinsan pauwi sa kanila. Konting kwentuhan at merienda na dala namin bago kami umuwi ng pinsan ko sa bahay. Maayos naman ang naging mag-on namin ni Lerma at umabot ba kami ng 3 years. Samantalang ang pinsan ko ay nakahanap na ng ibang GF after a year. Kami ay madalang nagkikita ni Lerma kapag bakasyon lamang. Kasi siya ay nagkulehiyo na sa Pangasinan at ako naman ay sa isang kilalang universidad sa Quiapo, Manila. Kasama ng best friend kong si Daniel. After 1 year ay nagpalipat ako ng Baguio City dahil parang nahihirapan ako sa mainit na lugar ng panahon na yon. Nagiging sakitin ako. Sa totoo lang Papa Dudut, ako ay nanlamig kay Lerma. At masasabi ko talagang hindi ko siya ganong kamahal. Nakonsensya naman ako nang galawin siya ng walang pagmamahal. Madalas ay konting dampi lang ang haliko kapag nagkikita na parang greet lang o beso-beso. Minsang sumabay ako sa kanila paluwas ng Pangasinan at Baguio para ihatid sila sa sasakyan nila ni Miyoko. Ano ba yan? Parang hindi magjowa. Magkatabi nga, hindi naman sweet.
ang sabi ni Miyoko sa amin. Umakbay na lamang ako kay Lerma at napaidlip naman siya sa dibdib ko. Ikaw Miyoko, puro kakantsaw ha. Ayaw mo naman ipakilala ang BF mo. Takot ka no kasi maikukumpara sa best friend ko na hindi mo sinasagot hanggang ngayon. E ikaw pa rin laging nasa isip nun eh, sabay tawa ko sa kanya. Change topic. Don't say bad words please, ang biro naman niya sa akin. Lumipas nga ang taon ay sumulat si Lerma sa akin. Noon pa ay hindi uso ang CP, promise po, early 90s. Matanda na pala ako, Papa Dudut. Bryan, maraming salamat sa pagmamahal. Naging inspirasyon kita at ako din para sa iyo sa mahigit 3 taon. Ako ay may bago ng minamahal at kami ay bubuo na ng pamilya. Sorry Bryan, pinuputol ko ng ating ugnayan. Sana mapatawad mo ko. Paalam Bryan. Ako ay nagreply na rin at nagsabing maraming salamat sa lahat Lerma. Napakabait mo. Deserve mong makahanap ng tunay na pagmamahal. Patawarin mo ko sa aking pagkukulang at sana'y mabuhay kayo ng masaya forever. Paalam na aking mahal. After ng relasyon namin ni Lerma ay nakapag-move on naman kagad ako. Kami ay lumipat sa Nueva Ecija ng tirahan sa kadahilan ng lumipat ang mother ko sa isang public school doon. At nakapagpatayo naman ang tatay ko ng isang maliit na talyer sa tabi ng aming bagong bahay. Doon kami nagkita ni Lenny ng isang bakasyon sa bahay ng Tita Aleli ko. Tita, makikinood po kami ng pelikula sa inyo, ang bungad ni Lenny habang ako ay nanonood sa loob. Tuloy kayo iha, pasok sa loob, ang pagtanggap ng aking tiyahin. Lumapit ako sa tita ko. Auntie, ang ganda naman ng bisita ninyo. Sino po ba yun, auntie? Ang parinig ko sa tita at kay Lenny. Ah, si Lenny, iho. Anak nila Ma'am Alina, yung teacher sa grade 3 dyan sa elementarya. At ama niya si Kuya Ronnie. Hindi mo natatandaan yung may crush sa'yo nung elementary pa lang kayo? Nalimutan mo kasi hindi ka madalas magbakasyon dito nitong huling 5 taon. Bago pa kayo lumipat dyan sa kabila ng tulay, ang sabi ng tita ko. Sabay kami nagkatitigan ni Lenny. Hi Lenny, nice to meet you. Dalaga ka na pala at magandang dalaga pa talaga. Ang bilis ng tugon ko bago pa maunahan ng hiya. Hello Bryan, ikaw na pala yan. Hindi rin kita nakilala, lalo kang pumogi ah, sabay ngiti at kaway sa akin. Hindi naman, konti lang, ganun pa rin naman eh, ang reply ko. Hoy, doon ka nga tumingin sa TV, wag sa akin, nalulusaw naman ako sa titig mo, ang parinig sa akin ni Lenny nang minsang nanood kami. Mas maganda ka naman talaga kaysa sa pinapanood natin eh, ang sagot ko. Che, nang bola pa ito? Huwag mo akong biruin at baka ako ay maniwala sa'yo. Totoo yun. Ayaw mo yatang maniwala, sige ka. Iilan na lang kaming matitino sa mundo, sabay tawa ko. Auntie, ihahatid ko na po sila Lenny sa kanila kasi gabi na po. Eh sige iho, ingat kayo pag-uwi ha at ingat ka rin pagbalik ng bahay nyo. Opo auntie, iingatan ko po si Lenny. Anong sinasabi mo, iho? Wala po, auntie. Tutuloy na po kami. Habang kami ay naglalakad pa uwi sa kanila. Bryan, may binabalak ang mga kapatid ko at pinsan. Magpipiknik kami sa may ilog. Swimming, lunch at snack sa hapon. Siguro sa susunod pang araw. Kung matuloy, sasabihan kita ha. Magbaon na lang kayo ng kung ano. Ah, soft drinks na lang pala. Mula sa tindahan ni Tita Aleli mo at i-refund na lang namin. Okay, sana wala kaming masyadong sideline sa talyer ng araw na yon. Kami na ang bahala sa soft drinks. Magbabao na rin kami nila Johnny at utol niya. Nakakahiya naman sa'yo eh. Ang mabilis na sagot ko. Habang kami ay nagsiswimming na. Lenny, kailangan pa ba akong dumalaw sa inyo para manligaw? Aba naman, alangan namang dito kita sagutin sa ilog. Eh bakit hindi ba pwede? Hindi pa ba tayo?
Bryan, umayos ka nga. Hindi ka pa formal na pumapasyal sa bahay namin. Oo, naghahatid ka lang. Ayaw mo namang magtagal dun sa amin. Nahihiya kasi ako, Lenny. Alam mo namang mahihiyain ako, hindi ba? Tumigil ka nga, Bryan. Wala sa itsura mo. Kailan kita pupuntahan sa inyo? Balita ko, dibo mo na next month eh. Grabe yata ang preparation ng parents mo. Bahala ka. Nandun lang naman ako sa amin at kina Tita Alele mo kapag ganitong bakasyon. Makalipas ang dalawang linggo. Ma'am, magandang gabi po. Nandyan po ba si Lenny? Ang bati ko isang gabi kay Ma'am Alina. Ikaw pala iho, pasok ka sa loob at tatawagin ko siya. Lenny, may bisita ka sa sala. Ang sagot sa akin at pagtawag ng ina ni Lenny. Ikaw pala, Bryan. Anong nakain mo? Bakit nandito ka? Biro sa akin ni Lenny. Dadalawin ka at may sasabihin ako sa iyong mahalaga. Ang sagot ko. Wala naman akong sakit ah. Mahalaga ba talaga yan, Bryan? Dagdag niyang biro. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Talo ko dito sa inyo. Nahihiya na nga ako, binibiro mo pa. Saka na nga lang siguro. Sa susunod na lang na araw, ubusin ko lang ang pakape ni Ma'am at uuwi na ako. Asus, napakaseryoso mo naman kasi. Nakakapanibago ka. Ngiti naman dyan, sayang ang dimples ng crush ko. Natatawang sabi ni Lenny. Lenny, pwede ba tayo na? Hindi mo pa ba ako sasagutin? Bryan, alam ko naman na may pagtingin ka sa akin. Kaya nga masaya ako kapag magkasama tayo eh. Sa 18th birthday ko ay kasama ka sa 18th roses ha. Huwag na huwag kang mawawala. Ikaw yata ang first official BF ko. Sabay ngiti sa akin ni Lenny. Sa araw nga ng debut ay dumalo ko sa ingranding araw ni Lenny. Dalang regalo sa semi-formal na suot ko kasi nga ay siya ay naka-elegant dress ng gabing yon. Magandang gabi po. Pwede po bang isayaw si Lenny? Ang pagbati ko sa ama ni Lenny para sumunod na sasayaw. Ikaw pala iho, salamat at nakarating ka. Ang sagot naman ni Tito Ronnie. Lenny, ang ganda mo ngayong gabi ha. Ikaw ang pinakamaganda at pinakamamahal ko ngayon. May I have this dance? Ilapag ko muna ang gift mo ha. Salamat love at nakarating ka. Masaya ako at tayo na officially simula ngayong gabi. Ang sambit sa akin ni Lenny na may konting tears of joy. Maganda ka pala kapag naluha. Ngayon lang kita nakitang ganyan. Kahit siguro umiyak. Love no, maganda ka pa rin. Ang pang-aasar ko. Bakit mo naman ako papaiyakin? May bala ka ba? Subukan mo lang. Ang matigas niyang sagot. Oops. Serious na yata love ko ah. Eh bakit ko naman gagawin yon? Hindi ako ganon at sigurado na hindi mangyayari yon. Siguraduhin mo lang. Pag-irap sa akin ni Lenny. Masaya ang naging gabing yon, Papa Dudut. Tanggap naman ako ng tatay, mga pinsan niya at mga kapatid niyang lalaki. Bago ako nakapagpaalam ng gabing yon ay nakipag-inuman ako sa kanila ng tama lang. Tito Ronnie, ako po ay uuwi na. Baka marami pa kaming trabaho sa talyer nila tatay bukas. Ang paalam ko sa ama ni Lenny. Eh sige iho, kaya mo pa bang maglakad pa uwi? Ipahatid na kita ng sasakyan o tricycle. Hindi na po, wala naman pong kalahating kilometro. Tama lang po para matunaw ang kinain ko at sumingaw po ng konti ang nainom ko. Ang naging usapan namin ang ama ni Lenny. Kada bakasyon, summer at December ay nagkikita kami ni Lenny sa aming munting barangay. Kapag may liga ng barangay o inter-barangay sa bayan at karatig bayan, sinasabihan ko si Lenny na manood ng laro namin. Love, manood ka ng championship game namin ha. Kahit na hindi kami mag-champion, basta sa puso mo, ako ang champion. Ang sabi ko kay Lenny. Nanonood naman ako ng mga games nyo ha. Hindi lang ako lumalapit sa inyo sa bench kasi baka makantsawan ako at ikaw, mawala ka pa sa focus. Napapansin nga kita minsan na parang may hinahanap ka sa mga manonood. Ngiti sa akin ni Lenny.
Kaya pala nawawala minsan ang bangis ni Kuya Bulls eh. Kapag hindi ka nakikita bago ang laro nila, matamlay yan. Hindi sugod ng sugod. Ikaw talagang inspirasyon yan, ate. Ang sabad naman ng nakababatang kapatid na babae ni Lenny. Kami po ay tumagal ng mahigit 3 taon ni Lenny, Papa Dudut. Habang kami nag-aaral, kahit na hindi bakasyon ay gumagawa ako ng paraan kahit galing o papuntang Baguio para magkita kami sa boarding house niya sa isang siyudad sa Nueva Ecija kung saan siya nag-aaral. Kailangan ko talagang tuparin ang aking pangako na makipagkita sa kanya 1 month ahead ay magsasabi na nga ako ng date kung kailan ako babalik para kami ay magkita. Alam mo love, may makulit na tricycle driver dyan. Lagi nag-aabang pagpapasok na ako sa school. Sinabi ko na may boyfriend ako. Malaki at maskulado, hindi tulad niya na patpatin. Ang sumbong sa akin ng sumundo si Lenny galing sa school patungo sa akin sa terminal ng van. Ganun ba love? Ganyan ka pala kasexy sa uniform niyo ah. No wonder kahit pala aso maglalaway sayo. Subukan lang nilang bastusin ang love ko at sila'y susuwagin ko. Ang pang-aasar ko naman kay Lenny. Aisha love, bilhan mo ko ng century tuna sa grocery at bili ka na rin ang gusto mong inumin pampatulog ha. Yan lang ang gusto mong ulam love. Ayaw mo akong magluto. At saka pampagising ang gusto kong inumin. Tanungin na lang natin ang mga kapatid at boardmates mo kung anong gusto nila. Ikaw ang bahala love. Sa bagay nga naman, pwede mo silang pakiusapang bumili kung sakali. Mga naging pag-uusap namin ni Lenny bago dumating sa kanilang tinutuluyan. Kuya Bulls, kumusta ang Baguio? Miss ka ng ate ko, malungkot yan pag umaalis ka. At kung alam mo na, darating ka, alams na ang biro ng kapatid niyang babae. He, tigilan niyo nga ako. Magsaing na lang kayo ng kanin at tutulungan ko ang love kong magluto ng ulam pagkatapos kong magbihis. Nakakahiya sa ating bisita? Ang iritang sagot naman ni Lenny. Love, ilapag mo muna yung bag mo. Mabigat at magbihis ka na rin ng shorts at tsinelas at medyo mainit dito kumpara sa Baguio at sa atin. Dito ka muna sa may sala. May banyo sa gilid ha kung gusto mo magtanggal ka ng pants. Mamaya ako na ilalabas ang beddings mo. Okay lang ako love. Mabilis lang ako magbihis. Ang naging usapan namin. Pagkatapos ng hapunan na may konting inuman, konting beer lang naman ang pinabili nila sa akin at konting alak din lang ang iniinom nila. Sila ay nagsipagtulog na sa kani-kanilang kwarto at ako ay hindi rin talaga natulog ng gabing yon hanggang mag-alas 4 ng madaling araw para magbasa ng makapal na libro. Kinabukasan ay nagising na lamang ako ng pasado alas 7. Love, tanghali na. Hindi ka ba uuwi sa atin? May Saturday class ako ng 8 a.m. Ako'y tinatamad umuwi mamayang hapon. May almusal na sa kusina, pritong itlog at yung century tuna na recipe ko. Hati tayo. Masarap yun. May konting asim dahil sa kalamansi. Sabay ngiti at halik sa aking pisngi. Tamang tama love, hindi na ako uuwi. Marami pa naman akong allowance. Balik na lang ako bukas. Paakyat bago pananghalian. Kakain ka ba dito ng lunch? Magluluto ako. Hindi na love, sa school na ako. Pagod lang at sayang ang pamasahe. Bahala ka na dyan ha, basta sunduin mo ako sa school namin ng 4 p.m. O sige love, ingat ka, I love you. I love you too. At yon ang mga usapan namin sa araw na yon na puno ng pagmamahalan. Pagkaalis niya ay kumain ako ng almusal, nagugas ng mga pinagkainan at pinaglutuan. Naglinis ng boarding house nila at naligo. Ipinagpatuloy ko ang aking pagbabasa ng makapal na librong dala ko hanggang magutom ng pananghalian. Kumain at muling naghugas ng mga pinagkainan. Konting idlip at nagpatuloy ng pagbabasa hanggang pasado alas 3 ng hapon. Naligo muli at nagbihes, sinarado at nilakang boarding house nila para sumundo sa school. Love, kanina ka pa dyan? Hindi naman love. Akala ko nga eh, maunahan mo pa ako maghintay dito sa labas ng gate ng school ninyo. Sabay halik sa pisngi. Daan tayo sa palengke. Mamalengke tayo ng hapunan at almusal. Konti lang ang bilhin mo. Tayo lang dalawa ang maiiwan ngayon doon sa boarding house.
Umuwi silang lahat sa atin. Hindi na sila nagpaalam kasi masarap daw ang tulog mo. Maliban sa kapatid ko na si Ana, doon daw muna siya sa pinsan naming taga rito, magpapalipas ng gabi. May gimmick sana kami doon eh. Alam ko naman na hindi muna tayo pwede doon at hindi pa nila alam na madalas ka dito sa amin. Ang pampipigil sa akin ni Lenny. Okay love, good for two lang pala tayo, how romantic naman. Ang pang-iinis ko. Tumigil ka nga love, pasalamat ka at alam ko ang plano mo, sagot niya sa akin. Kinagabihan pagkatapos ng hapunan. Himala love ah, wala kang inumin, ang pagbibiro sa akin ni Lenny. Maraming kabi dyan o pampagising, ang pangaasar ko. Ako ay inaantok na love ha, tutulog na ako. Parang pagod ako sa klase kanina. Good night, I love you. Sabay kaming naghalikan ng ilang segundo bago pumasok ng kwarto at nag-lock si Lenny. Habang ako naman ay nagbabasa sa sala. Pagkalipas ng ilang oras. Love, gising ka pa? Grabe naman pala yung binabasa nyo. Ilang pages ba ang dapat basahin? May exam ka pala this week? Oo nga love eh, tatlong mahabang exams ang pinaghahandaan ko. Depende sa chapters ng coverage ng exam. O bakit nagising ka eh, hating gabi pa lang? Hindi ako makakatulog eh. Magpapasama sana ako sa room. Eh busy ka naman pala. Bakit hindi ka nagsabi ka agad na may exams ka pala? Paano love eh, ipaparating aber sulat? Eh mas mabilis pa ako magbiyahe kaysa sa sulat eh. Telegrama? Ganon din, charge sa pagpunta ko dito. Nakasama pa kita. Halika nga dito. Sabay hila ng kamay at nakipaglampungan ng halik. Pagkatapos noon ay, love, nakabukas lang ang room ko ha. Tabihan mo ako after mo magbasa. Sige love, tapusin ko lang to ng ilang chapters at sunod na ako sa'yo. Bago mag-umaga ay tumabi ako kay Lenny. Love, anong oras na? Ang tanong niya sa akin. Pasado, alas tres pa lang love, ang sagot ko sabay yakap. Kapwa kami nag-init ng mga sandaling yon at nadarang sa apoy ng pag-ibig. Isinuko na sa akin ni Lenny ang kanyang pagkababae nang walang pag-aalinlangan. Love, masakit, dahan-dahan lang. I love you Bryan, my love. Mahal na mahal din kita love. Hanggang kami ay matulog na sa pagod. Love, gumising ka na. Lalabhan ko ang beddings na may stain. Baka maabutan tayo ni Ana dito. Doon ka muna sa sala, uli matulog. Mga alas 8 na ng umaga nang ako ay gisingin. Hindi na, maghihilamos lang ako at tutulungan kita. Hindi na love, ako na ang maglalaba. Magluto ka na lang doon sa kusina. Ikaw ang bahala love ha. Sigurado ka bang kaya mo yan? May masakit pa yata eh. Medyo love eh. Masakit pa nga ang aking center. Ginusto ko naman eh. Huwag mo kong alalahanin. Dali-dali akong nagsaing ng kanin at bumalik sa may labahan. O bakit mo ako binabantayan? Doon ka nga love sa kusina at mag-focus magluto doon. Ang pagpupumilit niya. Sinisigurado ko lang na okay ka love. Mamaya ay mahilo ka dyan at mahirapan ako magbuhat sa'yo. Ang kulit mo rin no, inaasar mo na naman ako niyan love eh. Mahinahon at nakangiting tugon niya sa akin. Dali-dali na rin ako nagtungo ng kusina at tinapos ang pagluluto ng almusal. Love, pwede bang hintay na lang natin si Ana after lunch bago ka umalis? Oo naman love, dapat pala pati pananghalian ay nakabili tayo kahapon. Hindi na love, magmamall na lang tayo. May bibili na akong gamit sa school after that. Magfa-fast food naman tayo, doon na rin tayo. Maghintay kay Ana para kasabay ko ng pag-uwi dito mamaya yon. Ang mga naging usapan namin habang nag-aalmusal. Kapag may pagkakataon ay madalas na rin kaming nagtatalik sa aming ikatlong taon bilang magkasintahan. Hanggang isang araw ay inaway niya ako. Love, hindi mo na ba ako mahal? Wala ka ng panahon sa akin. Siguro may iba ka na. Hindi totoo yan, love. Habang tumataas ang year level, lalong umihirap ang subjects ko. May mga summer classes na rin kami at internship. Bakit naman ako maghahanap ng iba?
Ikaw lang ang mahal ko at inspirasyon ko. At hindi rin nagtagal ang aming relasyon at nagwakas. Bago pa man kami formal na naghiwalay ay kinumpronta ko na si Lenny nang ako ay nabigyan ng pagkakataong makauwi sa barangay namin ng panandalian. At sa nabalitaang nanliligaw sa kanyang isang heavy equipment operator na kasamahan ng kanyang ama. Love, ako ngayon ang magtatanong. Mahal mo pa ba ako? Ang tanong ko sa kanya nang masolo ko siya sa isang kubo sa kanilang bukirin. Wala na tayo, Bryan. Matagal na tayong tapos. Magpapakasal na kami ni Butch. Ang matigas niyang paninindigan. Matindi ang naging hapdi sa puso ko nang marinig ko ang katagang yon mula kay Lenny, Papa Dudut. Sana sinabi mo lang maaga at nang hindi na ako umasa. Salamat naman at hindi ka nakasama sa binubuo kong mga pangarap. Sana hindi ka magsisi sa mga naging desisyon mo na baliwalain ako. Ang pagsusumpa ko ng araw na yon. Bago ko iwanan si Lenny ay nakita ko rin naman na lumuha din ang kanyang mga mata. Marahil ay sa pagbabanta ko o sa ibang kadahilanan na hindi ko kailanman malalaman pa. Nabalitaan ko na lang na nagkaroon sila ng problema sa pamilya at na pressure marahil. At napilit ang mag-asawa at hindi na rin nakapagtapos pa ng pag-aaral. After mga 2 to 3 years ay namatay ang kanyang unang asawa through accident sa construction firm nila. After more than 10 years, although okay kami noong pangalawang husband niya, as I considered as kuya at naging barkada na rin before at dati ring worker sa Europe, sa totoo lang ay hindi ko pa lubusang napapatawad si Lenny hanggang ngayon. Ilang buwan ko rin dinamdam ang pagkawasak ng puso ko kay Lenny bago ko napagtagpi-tagpi at buuing muli ang sarili ko. Kahit nadadalas ang pag-inom ng alak ay hindi ko pa rin isinasantabi ang pagsudog ng kilay ko kung kinakailangan sa aking propesyong minimithi. Hanggang isang araw ay nakilala ko si Janelle sa katabing unit ng apartment namin ng utol ko at pinsang kong si Bert sa Baguio. Habang kami ay nagiinuman isang gabi, kasama ang dalawang barkada kong galing sa Maynila at si Bert ay nasa labas ng apartment. Napadaan sa tapat namin si Janelle galing sa school namin. Siya ay kumukuha ng engineering at graduating sa susunod na taon ng panahong yon. Hello Janelle, maganda ka pa sa hapon. Ang pagbibiro ko nang dumaan sa tapat namin si Janelle. Namumulaman ay bumati din naman si Janelle nang malumanay sa akin. Hi Bryan, alam ko na maganda ako. Salamat. Kami ay masayang nagkwentuhan ng kung ano-ano sa buhay namin. Nang biglang sumingit si Bert. Alam mo Kuya Bryan, crush ka ni Ate Janelle, torpe ka lang daw. Nagulat ako at natahimik dahil din sa kantsaw ng tropa. Pero nakapag-isip din ng pangontra. Alam mo naman mga pare na broken hearted ako, hindi ba? Hindi pa nga ako nakakapag-move on sa totoo lang. Hindi ko pa siguradong nararamdaman ko para sa kanya. Pakikiramdaman ko pa lang ang tugon ko. Pare, pwede namang makipagrelasyon ng walang pag-ibig ah. Ang rekomendasyon sa akin ng isang barkada. Hindi ganun pare. Respetuhin mo ang mga babae. May mga kapatid o kamag-anak kayo, hindi ba? Baka bumalik sa inyo yun, ika nga. Your foolishness will come back to you. Pagkatapos ng tugon ko ay natahimik sila. Oh, paubos na ang ating hard drinks. Washing tayo ng beer. O kung gusto pa, kumain sa bar and resto 2 kilometers galing dito. Ang yaya ko sa tropa. Kami pala ay magkikita-kita nila Janelle at best friend niyang si Zyrene doon sa nasabing resto bar. Habang kami ay nagiinuman, alam ko na may tama na ako. Kaya nagkokontrol ako sa pag-inom. Sa mga sandaling yon ay may nambato ng crumpled tissue sa bato ko mula sa katabing mesa. Pagtama sa bato ko ay pinulot ko ang tissue paper. Binuklat ko mula sa pagkakabilog, wala namang nakasulat sa loob. Dahil sa ingay ng banda, pinakiramdaman ko muna kung saang direksyon talaga nang galing ang nambato. Nang matukoy ko ay tinayoan ko at akmang kukumprontahin
nang papalapit na ako ay, "Kayo pala Janelle at ang inyong mga ka-boardmate. Hindi ko alam na napunta rin kayo dito sa gabi. May problema ba kayo o may problema kayo sa akin? Ako yata ang pinagtitripan ninyo eh. Gusto nyo ba ng away?" "Hala Bryan, wala naman kaming intensyon na galitin ka. Napansin lang namin na may amats ka na. Concern lang kami sayo." Total, uuwi na kami after ng susunod na band. Magsasabi lang kami ng dahan-dahan lang ng inom kasi nga alam namin na doon pa lang sa apartment ay marami kayong nainom. "Joke lang, hindi naman ako nananakit ng babae. Ako nga ang laging sinasaktan eh. May drinks pa ba kayo dito? I-charge mo na sa amin yung nasa table ninyo at kung o-order pa kayo, ako na ang bahala." Ang hugot ko, "Hindi na Bryan, bayad ko na. Saka hindi ka namin ka-table kaya nakakahiyang ikaw ang taya. Maybe next time, pag niyaya mo kami." Ang banat sa akin ni Janelle with unforgettable smile. "Okay, kayong bahala. Balik na ako sa table namin ha. Ingat na lang sa pag-uwi. Nice talking with you and good night." Ang naging tugon ko. Ilang saglit pa ay nagpaalam na si Janelle sa amin ng kaway at kumaway na rin ako. Sabay kantsaw sa akin ng tropa. "Iba ka friend ha, iba na ang nagpa-first move ngayon. Abay torpe ka na nga yata ngayon friend." Sabay halak-hakan sila. Hindi ko na pinatulan ng mga tropa ko at hindi ko na rin namalayan na nasobrahan na pala ako sa pagkalasing. Kinabukasan ay, "Kuya, nagpaalam na ang tropa kanina. Maglilibot na raw muna sa city proper bago buwaba ng Maynila." Ang pagbati sa akin ni Bert pagbangon ko sa higaan. "Okay, ano nga palang nangyari kagabi? Bakit parang wala akong maalala maliban sa pag-alis nila Janelle sa resto bar?" "Oo nga pala kuya, parang lalo kang nauhaw. Kulang na lang ubusin mo ang isang case kagabi. Hindi ka namin pinigilan kasi nga may pinagdadaanan ka. Baka magwala ka pa doon. Buti nga sa kanil ka nagsusuka eh, hindi sa taxi at sa kwarto mo kagabi." "Ganun ba? Kaya pala sticky ang pilo ko eh. Hindi na rin ako nakapagbihis. Sapatos ko lang ang tinanggal nyo ha." "Oo kuya, concern nga sila dyan sa kabila na baka daw parang ang laki-laki ng problema mo. Napadalas daw ang inom mo ngayon eh. Hindi lang inom ha, lasing o lango pa daw talaga." "Hayaan mo na sila, weekend naman ngayon at walang exams next week eh. Ikaw ba eh walang lakad? Hindi ka rin ba uuwi ngayon?" "Dito lang ako kuya, may niluto akong almusal dyan." "Wala bang sabaw dyan? Noodles man lang na may itlog at tinapay o pandesal?" "Naku kuya, wala nang noodles eh, naubos na. Pero may itlog dyan at tinapay. Humingi lang ako ng konting noodles at nakikain na rin sa kabila kanina. Ang alam ko, meron pa silang dalawa eh, pwede kong hiramin." "Hindi na, salamat na pare. Ako na ang pupunta doon. Bumili ka na lang ng lulutuin kong pananghalian sa telepapa. Nakapatong sa mesa yung pambili. Maliligo lang ako saglit." Ako nga ay nagtungo sa kabilang apartment pagkaligo. "Apo, may tao po ba dito?" Sabay katok sa pinto nila. "O ikaw pala Bryan, sino namang masamang hangin na nagtangay sa'yo papunta rito? May kailangan ka no?" Ang pangbungad sa akin ni Janelle pagbukas ng pinto. "Oo Janelle, kaya hiyaman eh. Hihingi sana ako ng noodles ninyo, palitan ko na lang. Sabi kasi ni Bert, meron ka pa dyan." "Oo nga pala, nakikain si Bert dito kanina. Sabay kami ni Zyrene bago siya lumabas. Ako na magluluto dito." "Sigurado ka? Saglit lang at babalikan ko yung egg at bread namin ha." "Oo naman, sundan mo na lang ako sa kusina namin." "Hayaan mo lang bukas yung pinto. Tingnan mo ang itsura mo. Kahit bagong ligo eh halatang may hangover ka pa." Pang-aasar sa akin ni Janelle habang patungo ng kusina nila. Paglapit ko sa kusina, "Janelle, pwede bang ipaluto ko na rin tong dalawang itlog ko?" Sabay abot ng hawak ko sa magkabilang kamay na itlog. "Sigurado ka Bryan, baka mawalan ka ng itlog. Hindi ka makakabuo niyan." "Ayos ah, close na pala talaga tayo.
literal na below the belt ang pagtira mo sa akin. Yun ba yung tinutukoy mo o doon ka talaga nakatingin? Kunwari, seryoso pa rin pero sa loob-loob ko ay natatawa na ako. Eto naman, hindi na mabiro. Matapang ka lang kasing mangalas ka sa akin kapag may kasama ka. Kaya sinusubukan kita ngayon. Pang-aasar pa rin niya sa akin. Excuse me, engineer. Sa totoo lang eh, hindi naman ako apektado. Natutuwa pa nga ako at game na game na makipagbiruan sa inyo. Organs ay natural sa amin na pinag-uusapan. Ano nga ba ang kurso ko, Miss Engineer? Ang pangontra ko with sarcastic smile. Ganyan, cheer up. Cute palang dimples mo eh. Kung ganyan ka ba lagi. Napapansin kasi kita minsan na parang malayo ang tingin. Wala namang tinatanaw. Okay, salamat sa pagmamahal. Sana dumami pa ang mga katulad ninyong mababait sa mundo. Hayaan mo, hindi ko sasayangin ang pagmamahal mo sa akin, Janelle. Hala, assuming naman to. Nakikipagkapwa tao lang ako. Neighbors love, love your neighbors, ika nga nila. Siya nga pala, malapit ka na raw gumulong sa kanal kagabi ah. Sabi ko naman sa iyo kagabi na dahan-dahan lang ang inom. Kasi lasing na kayo. Nawalan na yata talaga ako ng ganang kumain ah. Sorry ha, parang hindi ko na malasahan ang kinakain ko. Ang pang-iba ko ng usapan. Eto naman, mapipikon pa yata. Ubusin mo yan. Hindi na kita ipagluluto sa susunod ang paghahamon sa akin ni Janelle. Okay Janelle, maraming salamat. Ako na nga palang maghuhugas ng pinagkainan at pinaglutuan natin ha. Diyan ka na lang sa upuan mo, Bryan. Kanino bang apartment ito, inyo ba? Eh ako nang bahala. Okay, sinabi mo eh, ikaw ang bahala. Bryan, may gagawin ba kayo mamayang hapon? Wala naman, bakit ba? Magyaya ka ng inuman? Diyan ka na yata magaling ah, hindi yun. Kung pwede mo kong samahang mag-walking sa loob ng school natin. Para naman maipawis mo yung alak sa katawan mo. Nang hindi rin, puro inom yung nasa utak mo. Okay, yun lang pala eh. Pwede ba trekking na lang sa Mount Sombrero? Kahit halfway lang. Actually, magpapapawis naman talaga kami ni Bert mamaya. Nag-aaya nga ng basketball pero sabi ko jogging lang sa oval. Baka mabigla ang katawan ko. Kinakalawang na yata. Siya nga pala. Baka naman may magalit. May makakita sa atin eh. Hindi pa naman tayo lovebirds. Hindi mo pa ako sinasagot ah. Wala naman dito yung makulit kong manliligaw. Nasa ibang bayan. At saka wala akong feelings doon. Nanliligaw ka ba? Hindi ka kapanipaniwala. Basit ka na kagad sa akin. Pwede, friends lang tayo. Alam ko. Ang gwapo nga nung guy eh. Nagtataka nga kami eh. Wala kaming panama doon. Ipinakita sa amin ni Siren nung tanongin ni Bert. Sabay turo na ako ang nagpapatanong. Kung friends lang naman pala, ay maganda pa na enemy na lang para love your enemy and your neighbor, hindi ba? Hindi ko alam yun ah. Hindi sinabi ni Siren na inaalam ninyo ang talambuhay ko ah. Okay ah. Nakapag-isip pa nga din ang kalokohan ah. Hindi ko rin sinisilip ang bayo dito mo ha. Nagkataon lang na may impormante kami. Excuse me din pala. Hindi kalokohan yung phrase na yon. Hindi ba biblical perspective yon, Miss Beautiful Engineer? Aha, biblical baka mo ha. Samahan mo ako bukas sa church, dyan sa San Jose. Ala naman, one at a time naman ang yakag. Ginagawa mo na yata akong bodyguard ah. May threat ba sa'yo? Kikidnapping ka ba? Isa pa, alam mo ba na hindi ako katoliko? Ay, sorry naman. Kung pwede lang naman. Ganyan, makiusap ka. Pag-iisipan ko muna. Natatawang sabi ko. Kailangan pa ba yun? Meron ka ba nun eh? Pinapatay mo na nga yata ang sarili mo sa alak. Exactly. Sabi nga eh, do not do things if it is against your will. In Tagalog, eh huwag mong gawin ang bagay na labag sa iyong kalooban. My point is, doon ako o kami masaya. Is drinking alcohol against my will? Nope. Without hesitation pa nga. Who cares? Anyway, hindi ba? Ay, ewan ko sa iyo, Bryan. Palusot pa.
pwede ka pang mag-attorney. Parang napipikong bitaw ni Janelle sa akin. Janelle, thank you nga pala sa pa-breakfast ha, at sa productive discussion. Productive nga ba? Panggagatong ko bago magpaalam nang nakita ko na nakapag-ayos na si Janelle sa kanilang kusina. May kapalit yan Bryan na wala nang masyadong libre sa mundo. Ano ka, negosyante? Kailangan may balik ang gastos. Sabi nga, it's more blessed to give than to receive. Acts 20 verse 35. Aba, biblical standards ba naman yan? Sa'yo galing, sana'y ginawa mo rin talaga. Thank you then, have a nice day. Okay Janelle, likewise, I love you. Che, labyuhin mo yung mukha mo. Sabay sara ng pintuan paglabas ko. Halos lahat naman ng pasuyo ni Janelle ay napagbigyan ko. Pati thesis niya ay natulungan rin namin. Para nga rin kaming mag-GF without HHWW or akbay. Ilang buwan din ang lumipas ay nabago ni Janelle ang pananaw ko sa buhay. Imbis na mag-inom ay convert ko na lang sa exercise. Laro ng basketball, jogging, gym at kung ano-ano pang pampalakas at pampaganda ng katawan ang ginawa ko. Isang maagang umaga ng weekend, habang ako ay naglalaba, ako ay nakasuot ng jersey na pang basketball. Ako ay pinagtripana sa buyan nila Janelle at Siren ng tubig galing sa drum na overnight na naiimbak. Siyempre sa gulat ko at sa lamig ay parang uso na noon ang ice bucket challenge. Wala man akong magawa kung hindi ang mapasigaw ng whoa ang lamig. Kaya ko namang maligo diretso doon pero syempre may seremonyas yon. Sabi nga nila unang buhos lang ang malamig. Kaya tinatapon ang unang salok. Kidding aside, pagtanggal ko ng upper at akmang sasalok pa ng isa si Janelle sa drum ay binalaan ko na siya. Subukan mo lang makakatikim ka rin sa akin. Hindi talaga nagpaawat at tinuloy pa rin niya ang pagbubuhos. Nang tumakbo ay hinabol ko hanggang sa banyo nila. Bago niya ito maisara ay nasambot kong pinto sa baylak at dalawa kami sa loob. Anong gagawin mo sa akin, Bryan? Sisigaw ako. E di sumigaw ka. Ang paghahamon ko sabay yakap ng mahigpit at si El ng halik sa labi niya. Bryan, huwag! Ang malambing na tinig na narinig ko at nakita ko na napapikit pa siya. Nagpaubaya naman ang halik ng isang minuto. Ako man ay medyo natauhan at medyo na konsensya sabay bitaw ng katagang pasalamat ka. Matamis at mainit na halik ang pinatikim ko sa iyo. Sabihin mo lang kung gusto mo pang umulit. Kurot sa tagiliran ang naging gante sa akin ni Janelle. Siyempre tinanggap ko yon at ako ay napasigaw ng aray. Hindi ko naman pwedeng saktan siya at pilit ko na lang na inabot ang timba na may tubig habang tinitiis ang sakit ng kurot. Ibinuhos ko sa kanya mula ulo ang kalahating balde ng tubig. Napasigaw din naman siya at napabitiw ng gigil na gigil niyang lapirot sa aking tagiliran. Ang lamig, walang hiya ka Bryan, sigaw niya na may halong pagmumura. Ako pa ngayon ang walang hiya ha, sino kaya ang nagsimula? Ang balik ko. Naramdaman ko ang hapde ng sugat ko sa tagiliran. Nagkasugat nga dahil sa matalas na kukunya. Kaya ako ay nagling lumabas ng banyo at nagtungo sa aming apartment para magpunas at mag-dressing ng sugat at maglagay ng band-aid dito. Nasalubong ko si Siren at sabi kong puntahan mo ang kaibigan mo sa banyo. Naliligong naka-sweatshirt pa, buti nga hindi naka-jacket. Natapos ang aking paglalaban nang wala nang nangaabala pa. Halos hindi rin lumabas ng kanilang apartment si Janelle marahil sa tampo or anuman ang kanyang dinaramdam pagkatapos ng nangyari sa amin. Kaya pagdating ng hapon ay ako na rin ang nagpakumbaba at nag-initiate ng peace offering. Nagluto ako ng masarap na hapunan at nagpabaon sa kanila bago pa man kami maghapunan. Pre, pasuyo ako ng ulam nila dyan sa kabila. Ikaw na mag-abot niyan. Nasa Tupperware. Nahihiya ako kay Janelle pare eh. Ang pakiusap ko kay Bert. Pagbalik ni Bert ay, Kuya, tinatanong ni Janelle kung peace offering daw ba yung binigay mo. Sabi ko, ano pa nga ba? Sabi ni Janelle, nahihiya siya sa'yo kuya.
Kung pwede eh, doon na tayo maghapunan. Salo-salo na lang daw tayo, total eh, may niluto din naman daw sila. Okay sige, dalhin mo yung kaserola na may ulam at akin yung kaldero ng kanin. Ang pagmamadali ko kay Bert. Pagpasok namin ng apartment nila ay si Siren ang sumalubong sa amin. Nakaupo na lang doon sa dining table si Janelle. Parang nahihiyang makipagtitigan sa akin, kaya bumanat ako ng kantsaw. May problema bang kaibigan mo? Naninibago ako ah. Kanina ay naliligo nakasweter. Ngayon eh parang takot sa tao. Siguro eh, samahan natin bukas magpa-check up. Tumahimik ka nga dyan, Bryan. Hinding-hindi ka na makakascore sa susunod ah, o kahit kailan sa akin. Ang medyo nagagalit na tugon ni Janelle, pero sa kabilang side pa rin ay nakatingin pagkatabi ko sa side niya sa mesa. Kung sa'yo din lang i-score eh, hindi na lang din. Hindi ka nga marunong mag-respond eh. Hindi masarap ang ganti mo bagkos ay napakasakit. Tingnan mo nga ang tagiliran ko oh. Sabay taas ng shirt sa side na may sugat. Ah, hala sorry. Pero pasalamat ka na rin at ganyan lang ang inabot mo. Pagkatingin sa akin at sa sugat ay nakapag-uppercut pa nga ng suntok malapit sa akin tagiliran. Aray naman Janelle eh. Lipunin ko muna yung pinaggagawa mo sa akin at gagantihan na lang kita sa susunod. Subukan mo lang Bryan. Sabay pakita sa akin ang kanang kamao niya na naka-clench fist. O siya, tama na yan. Para na kayong aso't pusa niyan eh. Nakahain na po. Maupo ka na rin Bert. Ang pagputol naman ni Siren. Pagkatapos ng hapunan ay nagkwentuhan kami ng kung ano-ano tungkol sa buhay niya, pamilya at pati na rin sa akin sa kanya. Alam mo Bryan, isa ako sa ilang survivors nung nahulog sa bangin ng papasaherong jeep malapit sa amin noon. Nagkatroma nga ako mula noon eh. Marahil sa nakita ko nagkalat na dugo at mga kasamahan kong pasahero na nakahandusay sa gilid ng bundok. Kaya kapag nakakakita ako ng dugo mula sa tao, hinihimatay ako. Yun din marahil ang dahilan na hindi ako nakumbinsin ng aking ina na midwife na mag-nursing para naging health worker sa bayan namin. Isang revelasyon sa akin ni Janelle. Buti pala hindi mo nakita ang dugo na dumaloy sa tagiliran ko kanina. Hala? Meron ba? Buti nga pala at hindi mo pinakita sa akin kung nagkataon na himatay na ako. Baka kung ano ang isipin nila sa ginawa mo sa akin. Ilan ito sa mga natatandaan kong mga naging usapan namin noon ni Janelle. Bigla na rin akong nagtapat ng pag-ibig ko kay Janelle. Janelle, may sasabihin ako sa iyo ha. Huwag ka sanang mabibigla. Ano ba yun Bryan? Bakit hindi mo pa ako diretsuhin? May pa-suspense ka pang nalalaman dyan? Alam mo kasi Janelle, mahal mo ba ako tulad ng pagmamahal ko ngayon sa iyo? Sigurado na ako ngayon. Sa'yo na umiikot ang mundo ko. Bryan, mahal na rin pala kita. Akala ko nung una ay awa at paghanga lang ang nararamdaman ko sa'yo. Awa kasi alam ko na pag malungkot ka at nag-iisip ng malalim, mabigat ang iyong dinaramdam. Paghanga kasi kahit na magiinom ka nung lumipas na mga buwan, ay hindi ka pa rin nagpabaya sa studies mo. Kapag naka-uniforme ka nga ng all white eye, ang linis-linis mong tignan. Napaka-neat at macho mo talaga. Kaya kapag napapatitig ka sa akin ay deep inside, ay may kakaiba kong feeling talaga. Hindi ko lang pinapahalata. Isa pa, ang tagal kong hinintay na magseryoso ka ng ganito. So tayo na talaga? Sabay sigaw ko. Hoy, tumahimik ka nga dyan, gabi na. Baka may natutulog o nag-i-study sa mga kapitbahay natin. Ano nga palang maganda? Babe, honey, darling, sweetheart. Sabay abot ng kanyang isang kamay at hinagkan. Maganda honey or hon. Kasi yung babe is short for basta. Yung darling at sweetheart ay para sa mga married yun. Doon din naman ang tungo eh, ang banat ko. Ano ba? Ano bang gusto mo? Eh, draw lots na lang natin. Saka mag-aral ka muna, Mr. Santiago. Mas matagal ka pang matapos kaysa sa akin eh.
Kaya nga pinapili kitahan. Oo nga pala, may konting babasahin nga pala ako. Baka may surprise quiz kami mamaya. Maganda na yung laging handa. Sabay halik at yakap at palitan ng katagang good night hand. Habang tumatagal ay nagiging matatag ang aming relasyon. Minsan sa isang mall habang namamasyal. Han, parang ayaw mo kong akbayan. Ikinakahiya mo ba ako o baka naman may pinopormahan ka pang iba? Ang minsang hamon sa akin ni Janelle. Sorry, hindi naman ako showy sa public eh. Gusto mo kahit magdamag pa tayong magkayakap kung tatabihan mo kong pagtulog eh. Pangaasar ko. Gusto mo suntok o kurot? Han, okay na. Akbay lang pala eh. Pagtatalunan pa, sabay tawa. Nang kami ay naka-isang taon bilang magkasintahan ay ipinagkaloob na sa akin ni Janelle ang kanyang virginity. Isang gabi, Han, pwede bang dito na ako matulog? Wala ka namang kasama, hindi ba? Ang bulong ko nang kami ay napainit na naghahalika ni Janelle sa sala nila. Kami kapwa nadarang at hindi na nagpapigil sa alab ng pag-ibig at tumungo sa kwarto. Han, parang hindi ko kaya. Naluluhang tugon ni Janelle. Sa una lang yan, Han. Tiisin mo lang ng konti at sandali lang ay mawawala din. Han, mahal na mahal kita. Ang sumunod na katagang naging palitan naming ungol. Marami pang sumunod na pangyayari o naging pagsasama namin sa iisang kama. Sa kasamaang palad ay nakabuo kami ng kalaunan ay nalaglag din kaagad. Marahil sa kadahilan ng lagi siyang balisa at hindi handa o wala pa sa aming plano talaga. Isang araw, Bryan, hinimatay si Janelle nagdudugo. Ang naghihingalong lapit sa akin ni Zyreen. Isugod natin siya sa ospital. Hiraming ko lang ang sasakyan ng landlady natin. Saglit lang, ang pagmamadali kong sagot. Ate, pwede po bang mahiram ang van ninyo? Emergency po, isusugod po namin si General sa ospital. Ang halos paus kong pagkukumbinsi sa landlady namin. Ano bang nangyayari? O siya, sige, puntahan mo sa garahe. Tamang-tama, nandun pa ang driver. Ang sagot sa akin ng landlady. Pare, pahatid naman kami dyan sa ospital. Nahimatay ang girlfriend ko, pare. Nag-bleeding. Ang pagkukumbinsi ko sa driver. Sige pare, ilipat ko yung sasakyan sa tapat ninyo, ang reply niya. Ako ang nagbuhat kay Janelle at ibiniling kay Zyreen na i-ready ang lahat ng mga gamit at bihisan para isunod sa ospital, 1 kilometer away lang naman. Kayo ba ang mister ng pasyente? Sumunod kayo sa akin at may itatanong kami. Isang staff ang lumapit sa akin. Sayang ang baby. Hindi ba medical related ang kurso mo? Bakit hindi kayo gumamit ng birth control? Pills, condom? Sa tingin ko eh, hindi pa kayo ready kasi nag-aaral pa kayo. Tinanggap ko naman lahat ng pag-educate nila sa akin ng mga staff. Dapat nga naman ako ang nakakaalam. Sinisisi ko ang sarili ko habang naghihintay na maraspa ang GF ko. Kinabukasan na nakalabas ng ospital si Janelle. Panay din ang tahan ko sa bawat hagulhol niya. Paglipas ng buwan ay okay naman kami. Matatag pa din. Siyempre natuto na rin kami sa mga pangyayari. Han, mukhang may maiwasan pa akong subject para next year eh. Hindi lahat makakayang ilagay sa next sem. Nakakainis naman. Ang inis na revelasyon sa akin ni Janelle. Okay lang yon. Ayaw mo nun? Sabay tayong gagraduate? Ang pangkukonvince ko naman sa kanya. Hindi yon, Han. Sayang ang panahon. Pagkatapos nitong first semester, mag-a-abroad na ako. Han, eh paano ako? Paano tayo? Konting tiis na lang, gagraduate na rin naman tayo eh. Huwag mo na akong pigilan, Han. Nakapag-usap na kami ng pinsang ko na nauna doon. Madali lang naman eh, placement fee at salary deduction. Sasamahan mo na lang ako sa Manila kung may lalakarin ako doon. At syempre, pag-flight ko kasi, alam ko, mas kabisado mo doon. Saka may tirahan kayong tinutuluyan doon, di ba? Saka pala, Han. Total, may cellphone naman ah. Text at tawag na lang tayo madalas ah. Hindi man ako kumbinsido ay wala naman din akong nagawa.
Dumating nga ang araw ng kanyang pag-alis patungo sa ibang bansa. Dalawang araw bago ang flight ay sinulit naman namin ni Janelle ang mga nalalabing sandali. Alamuhan, mamimiss kita ng sobra. Ang maluhaluhang paalam sa akin ni Janelle. Mamimiss din kita, Han. Mahal na mahal kita. Babalik ka, ha? Oo, Han. Babalik ako. 2 years lang naman ang kontrata ko eh. Okay naman ang naging relasyon namin ni Janelle kahit na LDR. Siyempre sa panahong yon ay marami talagang nagsasabi na mahirap. Bibihira ang tumatagal. Ilan sa mga payo na naririnig ko pero hindi ko naman pinapansin. Sa isang ganap, sa isang subunit ng Bureau ng Pangasinan kung saan kami ay nag-internship pagkatapos ng lahat ng duty namin doon ay may napagplanuhang salo-salo bago ang paglipat namin sa ibang field at lugar ng duty. Siyempre masaya at nasamahan pa ng inuman. Ako naman hindi na sanay na umiinom, nanibago sa alak na blackout ako. Hoy Brad, ayos ka. Nililigawan mo na si Ma'am kagabi yung isang bisor natin. Lagot ka o pati kami madadamay sa iyo sa grades natin eh. Kilala ko ang GF mo, malayong maganda, bata, masipag at mabait kumpara dun sa susutain mo. Eh siya nga pala. Nabagsak mo rin yung CP mo, sira na yata. Ang pagsalubong sa akin ni Imelda na batchmate ko at sister sa fraternity. Ganon ba sis? Lasing na ako nun eh. Sige, pupuntahan ko sa admin para mag-sorry mamaya. Maliligo muna ako at syempre, almusal muna tayo. Ang sagot ko kay Imelda. Good morning ma'am. Pasensya na po kayo kagabi ha, nalasing na po ako eh. Hindi po kaya maapektuhan ang grades ko. Grades po namin, ma'am. Ang dininerbiyos kong pakiusap kay ma'am. Maupo ka, Bryan. Gawa naman nila ang grades nyo eh. Kahapon pa. Kunin mo na lang sa mesa ni clerk. Maayos naman ang duty nyo ha. At syempre, maganda rin ang grades mo. Gusto mo, habulin ko pa? Eh, wag naman po, ma'am. Please po, maraming salamat po talaga sa pagtanggap at pagtitiwala ninyo sa amin. You're welcome. Ang bait-bait at ang ganda-ganda niyo pa talaga, ma'am. Lasing ka ba, Bryan? Ang pagtaas sa akin ng kilay ni Bisor. Nakatapos din naman ako sa kolehiyo at nagtrabaho na sa Manila. May nagalo kasing isang sundalo sa akin na naging customer namin sa shop ng Itay. Nangako na habang nag-a-apply ng pagkakasundalo, ay mag-work muna ako sa kumpanya nila with pay at gain experience na rin. Tutulong daw siya upang ako ay makapasok. One time din ay nagkita-kita kami nila pare Daniel at isa pang pulis sa Maynila. Dalawang batchmate naming boy sa high school plus si Alexa na batchmate din namin. Pagkatapos mag-fast food ay napagkaisahan kami ni Alexa na mag-solo. Pare, mamaya manood tayo ng sine ha. Sagot ko kayong lahat. Ang natutuwang pahayag ni Daniel. Pagtapad sa magkabilang sinehan ay may nilabas na 5 tickets si pareng Daniel sabay abot. Ito ang sa inyo pareng Bryan at Alexa at itong 3 sa aming 3 boys. Ang parang nangaasar na banat ng pare ko. Bryan at Alexa, dito kayo sa cinema na ito ha at kaming 3 sa kabila. Kita-kita na lang tayo sa paglabas. Ang dagdag pa ang kapilyo ha ni Daniel. Wala kaming nagawa kundi ang magkatinginan ni Alexa at siya na rin ang nag-react na okay, sayang naman ang ticket. Sa bigla ko at hindi maintindihang nervyos ay halos matulala ako. Halos hindi ko nga matandaan kung ano yung pinanood naming yon. Sabi nga raw ni Alexa na natameme ako. Napaka-formal at sumasagot lang kapag tinatanong. Yun lang, napaka-mahiyain daw pala. Yun nga ang naging awkward kong pakikipag-meet sa kanila. Nakatsyawan talaga ako ng sobra ng best friend ko at pagkahatid namin kay Alexa sa taxi ay si pareng Daniel na ang nakipag-usap kay Alexa para magsabi ng take care. Kaway lang ang naging tugon ko. Naging torpe ka daw pare ah, sabay tawang pang-aasar ng kumpare ko. Pare, alam mo naman na may GF ako sa abroad, hindi ba? Hindi ko kayang lokohin siya at ang GF ko pare. Ang banat ko kay Daniel na 2 na lang kami at iahatid na ako sa boarding house sa Frisco, Quezon City. Alam ko pare, pero sa tingin ko ay mas bagay talaga kayo. Parang niloloko kasi yan ng boyfriend niya pare eh.
Naawa naman ako. Considered batch ko rin kayo, di ba pare? Ang sabi pa niya. Matagal naman na sila. Wari ko mas matagal pa nga silang magkarelasyon kesa kami ng GF ko. Saka hindi pa sila break pare. Ang paliwanag ko kay Daniel. Madalas kaming magkita ni paring Daniel dahil sa basketball kung magkatapat ng day off kami. Nadayo sa ibang dako ng QC para maglaro. Pero sa usapang makipag-meet sa mga batchmate namin lalo na sa girls ay sadyang naiwas na ako. Hanggang isang araw ay tumawag ako through CP kay Janelle. Hello Han, hindi ba mahigit 2 years ka na rin dyan? Magbakasyon ka naman Han at nang magkita naman tayo. Hello Han, kasi sayang pa yung pamasahe. Nag-renew na lang din ako ng kontrata rito kaagad. Ang sagot niya sa kabilang linya. Nakaabot din naman kami ng 5 years so matotal sa aming relasyon at tuluyan ang winasak ni Janelle ang puso ko at pangarap ko para sa kanya. Han, kumusta na? Kumusta ka dyan? Okay lang ako, Bryan. Sige Han, nandyan na kasi siya. Nandyan na yung makulit na manliligaw ko. Lumipas ang ilang buwan at marahil ay nakonsensya na rin si Janelle. Isang kinahapunan siya ay nagbitaw ng katagang Bryan, huwag mo na akong isipin pa. Maghanap ka na lang ng iba. Puputulin ko na ang ating relasyon. Nagulantang ako ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Ang pagkaka-excited ko na makita ko ang numero na memorize ko at kumpirmado kong galing sa ibang bansa ay biglang napalitan ng napakabigat at napakasakit na bagay na dumudurog sa aking puso at damdamin. Halos bumuhos ang luha ko habang sinasambit ang Han, huwag mo namang gawin sa akin to. Minahal kita ng lubos. Alam mo yan. Hindi kita niloko na minsan habang tayo ay magkarelasyon. Maawa ka naman sa akin. Hindi ko nakakayanin to. Pagkabitaw ko lahat ng salita ay saka na lang na off ang CP sa kabilang ibayo. Migla akong nagsabi ng mag-a-undertime ako at hindi malaman kung saan tutungo. Naghanap na lamang ako ng ibang mga kainuman sa boarding at nagpakalango sa alak. Mabigat ang araw, linggo at buwan na sumunod. Maliban sa paglalasing, one night stand kahit waitress o dancer, sa club, textmate na hindi naman mahal, binobola lang at ginawa ko na rin pang cope up sa aking kabiguan. Minsang humingi ako ng bakasyon para makauwi sa probinsya at may pinagbigyang isang babae na ka-text. Bro, alam mo ba yung shota mo ngayon may BF na yon? Kabit pa ng pulis at baka hindi lang ikaw ang nasaw-saw dun. Hanapan ka na lang namin ang matinutol. Ang panat ng utol kong si RG. Kusa namang naghilom ang sugat pagkalipas ng ilang buwan. Nag-focus na lamang ako sa temporary na work ko. Sinubukang mag-apply sa iba't ibang ahensya ng gobyerno habang naghihintay ng kumpirmasyon sa militar. Nang isang araw, bandang hapon habang ako ay naka-day off at nag-aayos ng kwarto, pagkatapos ng aming larong basketball, natanaw ko sina Alexa at pinsan niyang si LV na papasok sa gate para mamasyal sa mga kamag-anak nila na boardmates namin. Si Alexa nga pala ay nagtuturo sa isang kilalang Chinese school at si LV naman ay naghihintay na lamang ng tawag ng employer sa ibang bansa. Lumipas ang ilang minuto ay saka ko pa lamang nakumbinsi ang sarili ko na pwede naman akong makipag-usap at makipagkumustahan sa kanila. Paglabas ko ng room ay si LV lang ang naabutan ko. Excuse me LV, saglit lang ang paghabol ko ng akmang lalabas na sa gate si LV. O Bryan, bakit? Kumusta kayo? Akala ko kasama mo si Alexa. Ang pasakali ko. Ah, okay lang naman kami Bryan. Nauna nang umuwi, dami pa raw gagawin eh. Lesson plan, ganun ang pagbubulgar ni LV. Pwede bang mahingi ang CP number ng pinsan mo? Ay sus, yun lang pala Bryan. Eto na oh, sabay pakita ng number sa phone book. Dial naman ako kaagad para mag-miss call sabay sabing maraming salamat LV. Ingat ka pag-uwi sa inyo ha. Salamat din Bryan. Galingan mo ha. Ang nakangiting paalam naman ni LV. Kinagabihan ay nag-alangan pa akong mag-text. Iniisip ko kung ano magandang i-text.
Mag-reply kaya yon? Marami pang tumatakbo sa isipan ko that time. Pina-unly call at text ko na lamang para sigurado. Kumusta ka, Alexa? Si Bryan to. Ang unang text ko. Sinong Bryan? Ang reply niya after ng ilang minuto. May Bryan pa bang iba? Bukod sa kabatchmate mong mahiyain? Ikaw ba talaga yan, Bryan? Eh, paano mo nakuha ang CP number ko? Kay LV. Kanina dito sa dati nating boarding house nung first year college pa tayo. Nakita ko kayo, pero paglabas ko ng room, si LV lang ang inabutan ko. Totoong ikaw to, Bryan? Tatawag ako ha. O sige, ang mga palitan namin ng text. Dial naman ako kaagad at pag-ring at may sumagot na hello. Hello Alexa, si Bryan nga to. Kumusta ka? Kumusta ang work mo? Okay lang, medyo mahirap nga lang. Ikaw, kumusta ka naman? Wala pang permanente na trabaho. Naghihintay ng tawag sa mga inaplayan. Temporarily, parang sumasideline lang. Ganun ba, Bryan? Alexa, saan nga palang school na pinagtuturuan mo? Yung school na malapit sa St. Paul, Bryan. Pwede ba tayong magkita bukas sa Gilmore Station? Malapit lang ang pinagtatrabahuan kong company doon eh. Actually, mas malapit ako sa Hemady Station. Ganun ba? Di, baba na lang ako ng Hemady at hintay na lang kita doon. Hindi na, Bryan. Puntahan na lang kita sa Gilmore. Sigurado yan. Bukas ha. Hintayin kita doon. Oo naman, Bryan. O sige na, bye. Okay, bye. Good night. Ang naging usapan namin via phone call. Kahit na hindi ako nakakatulog sa sobrang excitement ay maganda ang pakiramdam ko sa pagsalubong ng umagang yon. Nagdala ako ng extra bihisan at necessity sa bag ko para pag out ko sa work ay makapag-freshen up ako. Para walang mapo na ang bagong inspirasyon ko kapag nagkita kami. Hello Bryan, kanina ka pa naghihintay dyan? Ang salubong sa akin ni Alexa. Hindi naman, ilang minuto lang akong nauna rito. How's your day, ma'am? Ang sagot ko sa bayabot ng kamay ko para makipag-handshake. Napangiti naman si Alexa. Ikaw ba talaga yan, Bryan? Natatawang pagtitig niya sa akin. Bakit, ma'am? May nagbago ba sa akin? Ako na po pala ang magdadala ng bag niyo. Parang mabigat po yan, ma'am eh. Sabay abot ng cloth bag na may lamang mga libro at teaching aids. Nakakapanibago ka naman, Bryan. Huwag ka namang puro ma'am dyan dahil hindi naman kita estudyante. Nakangiti pa rin sabi ni Alexa. Saan nga pala tayo? Saan tayo pupunta? Ang tanong pa niya. Oo nga pala. Siguro samahan na lang kitang pauwi sa apartment ninyo. Daan na lang tayo sa fast food along the way. Wala pa akong alam puntahan pasensya na. Ang alam ko ay nasa Gilmore LRT2 northbound lang tayo. Ang pilyo kong sabi sa kanya sabay turo ng signage sa station. O siya, kuha muna ako ng ticket mo. Ako naman ay may stored value pa naman dito. Ang pag-iwan sa akin ni Alexa. Sinamahan ko naman siya patungo sa ticket booth. Hindi ko naman talaga alam kung paano o ano ang route pa uwi sa kanila that time. Sa Aurora Station tayo bababa. Pero i-text ko muna si LV at baka nakaluto na ng hapunan namin. Take out na lang tayo kung sakali, ang sabi sa akin ni Alexa. Pag-akma akong dudukot ng wallet para bayaran ng pamasahe or order na food ay pinigilan pa ako ni Alexa. Sino bang may permanent job sa atin? No comment na rin ako pag narinig ko ang statement ni Alexa na ganon. Nang isang araw bago mag-summer, nang isang araw ay napasyal ako sa apartment nila. Oy Bryan, uuwi nga pala si Ate Sharon galing sa US. Magbabakasyon this summer sa amin. Baka pwede raw kayong magkita-kita at pasyal ka na rin sa aming baryo. Na dati niyo rin namang tinirhan. Ang pag-aalok ni Alexa habang nagluluto ng hapunan kung saan ako ay makikisalo. Si Sharon nga pala ay kapatid ni Alexa at batchmate din namin sa high school. Si Alexa at paring Daniel lang kasi ay napasabay sa amin sa grade 1 kahit na 6 years old pa lamang sila noon. Ganun ba? Siguro yung huling 1 month na lang bago ka bumalik dito
ang ipaalam ko sa boss ko, Alexa, para sabay din tayong bumalik sa Maynila. Ang reply ko kay Alexa. Nagbakasyon nga kami at in-enjoy naman namin ang pagkikita namin. Kahit pa hindi pa man ako nanliligaw formally kay Alexa, ay napagkaisahan na ako ng ate niya, mga pinsan at pinsang babae na maglapit bilang more than being friends. Bago pa man bumalik si Sharon sa Tate, ay nagbilin sa mga tropa niyang mga pinsan niya at pinsan ko na tulungan niyo si Bryan. Dapat silang magkatuluyan. Ang revelasyon ng pinsan ko sa akin. Kasi doon na rin ako nakituloy sa kanila kasi wala na kaming bahay sa barangay na yon. May okasyon before sa bahay nila at parang wala siya sa mood makipagpuyatan. Kaya pinuntahan niya ang pinsan ko para makitulog doon. Kuya Bryan, dito raw matutulog si Ate Alexa. Inoffer ko na yung bed mo na tinutulugan mo. Doon ka na lang sa sahig ha, may comforter naman na mailalatag ka doon kuya. Ang pabulong na paghabilin sa akin ng pinsang kong babae. Kinagabihan nga ay nakitulog doon si Alexa. Hinayaan ko na lang bukas yung room at ako ay nakahiga na sa comforter sa sahig. Hindi ka pa pala tulog, Bryan? Okay ka lang dyan? Why not dito ka na lang sa bed? Total eh, maluwag naman at pwede naman nating lagyan ng unan sa gitna sa pagitan natin. Ang pagyaya sa akin ni Alexa. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi naman ako napaimik maliban sa okay. Isa na rin siguro sa mga iilan na hindi talaga nag-take advantage kahit may pagkakataon ng gabing yon. Nakatulog naman kami ng gabing yon na walang naganap sa amin. Kinabukasan ay narinig ko ang lahat ng usapan ng mga pinsan nila habang nagkakape kami. Ate Alexa, kumusta ang tulog mo sa amin? Okay naman, salamat ha. Ako ay babalik na sa amin. Hindi ka na mag-aalmusal dito sa amin kasama si Kuya Bryan? Hindi na muna, next time na lang. Lulutuan ko pa sila nila Ate Sharon doon. Pakisabi na lang kay Bryan na umalis na ako ha. At nang papaalis na siya ay sumulpot naman ako sa eksena. Paglingon niya at kaway lang din naman ang naging paalam niya sa akin habang papalayo ng umagang yon. Nakabalik naman sa States ang ate niya at natapos na rin ang aming bakasyon at nag-offer ako kay Alexa. Napapahatid kami sa terminal ng bus at dadaan ng bahay along the way. Alexa, pahatid na lang tayo ng terminal ng bus. Nakonta ko na sa bahay at ipagdadrive tayo ng cousin ko. Okay Bryan, salamat. Pagdaan sa bahay, Mother, si Alexa po. Kasabay ko na rin pong luluwas ng Maynila, sabay mano sa aking inay. Good morning po ma'am, ang naging tugon naman ni Alexa. O ikaw pala si Alexa, tuloy kayo at makapagmeryenda muna. Medyo malayo pa ang babyayihin nyo, ang yaya ng inay. Siyempre kilalang kilala ng inay si Alexa. Batchmate ko sa high school at valedictorian namin sa graduation. At ang mother ko ang principal ng school namin that time. Pagkarating sa Maynila ay nanibago ako dahil siguro sa init. Ika nga eh galing kami sa malamig na lugar. Kaya nag-offer sa akin si Alexa nang nagsabi ako na tatrangkasuhin ako sa apartment niya. Bryan, doon ka muna sa dating room ni LV. Total ay nakaalis na rin naman pa Amerika. Bilhan kita ng bioflu at mag-take out na rin ako ng food natin. Kinabukasan ay bago pumasok si Alexa sa school niya ay kinumusta ako sa kabilang room niya. Bryan, okay ka lang ba? Kailangan mo bang magpa-ospital? Hindi na, mga 2 to 3 days lang naman to eh. Okay na ako. Kailangan lang talaga magpahinga Alexa. Pasensya ka na ha, salamat din sa pag-aasikaso. Ay sus, wala yun Bryan. May almusal ka na sa baba ha, iniwan ko. Ako ay papasok na. Ikaw nang bahala dito sa apartment. At tango na lamang ang naisagot ko. Kahit masakit ang ulo at joints ko ay pinilit kong kumain at magluto ng tanghalian. Nagsain na rin ako ng kanin na panghapunan. At syempre nag-shower at nag-toothbrush para hindi naman nakakahiya kay Alexa sa pag-uwi niya sa hapon. Kaya lang kahit na nakainom na ng gamot ay inaapoy pa rin ako ng lagnat sa pag-uwi niya. At pagdampi ng kamay ni Alexa sa noot leg ko ay hala Bryan, may lagnat ka pa. Kukuha lang ako ng bimpo at babanyusan kita. Ang natatarantang pangungumusta ni Alexa sa akin.
Ilang saglit lang ay nakikita ko na ang concern ni Alexa sa akin habang ako ay binabanyusan niya, na hindi na rin nakabihes ng kanyang skirt at blouse na uniforme. Kaya bago matapos ang pagpupuna sa akin ay nahila ko siya. Nag-alab na rin at nakipaghalikan hanggang sa may nangyari sa amin. I love you, Alexa. I love you too, Bryan. Ang palitan namin ng matatamis na ungol habang may nagaganap. Natapos ang gabing yon na puno ng pagmamahalan. Tinabihan ako ni Alexa sa pagtulog at magdamag ko siyang niyakap. Kinabukasan uli ay medyo bumuti naman ang pakiramdam ko. Kaya lang ay hindi na muna ako pinayagan ni Alexa na umuwi sa aking boarding house at pumasok sa trabaho. Sabihin mo sa boss mo na extend ka pa ng 2 days para totally recovered ka na that time. Ang pagkumbinsi sa akin ni Alexa habang nagbe-breakfast kami. Alexa, anong gusto mong itawag ko sa iyo? Ang tawagan natin sa isa't isa. Ang pagtatanong ko sa kanya. Sumagot naman ang sweetheart o sweetie si Alexa. Nag-live-in kami ni Alexa ng isa't kalahating taon. May time pa nga na na-pressure na si Alexa sa mga sinasabi ng mga relatives niya. Sweetheart, pakasal na raw tayo. Parehas naman tayong professional na. Sweetheart, konting hintay na lang. Ang bio dito ko kasi nasasabit na single pa ang status. Mahirap uli yung baguhin pag nakasal tayo. Ang laging pangontra kong statement. One time, sweetheart, buntis na yata ako eh. Bili lang ako ng PT sa butika. At siya nga ay nakumpirmang buntis that time. Nakapag-decide naman ako na umuwi ng probinsya para masabihan ko ang parents ko na aakyat na ako ng ligaw. Nag-usap naman ang parents namin at nag-set nga ng kasal bago sa katapusan ng December. Sweetheart, kailangan ko na mag-file ng resignation bago mag-year-end break. Kasi baka makasilip ng school na buntis ako. Bago ikinasal, wala tayong makukuhang benefits. Totally kapag nagkataon. Ang pahayag niya sa akin. Kinuwenta namin ang mga gagastusin at lahat ng mga separation benefits. Konting sahod ko ay kakayanin pa naman kahit pa umabot ng isang taon. Double effort na rin ang pag-follow up ng application ko at na-pressure ko na rin pati ang boss ko. Good morning po, sir. Bakit po marami nang mas taon na sa akin? Eh, kailan lang po sila nag-apply kumpara sa akin, sir? Maawa naman po kayo sa akin, sir. Kailangan ko na po talaga itong matatag na trabaho, sir. Ang isang matinding pakiusap ko sa boss ko that time. Lahat na ng items sa munisipyo, provincial, regional, pati professor ng State U ay nai-recommend na sa akin. Ang na-challenge lang ako sa isang ahensya ng gobyerno under Office of the President noon. Mga exam, interview, medical at agility test ay naipasa ko naman. At nasala talaga kami. Kukunti lang kami na nakapasok doon at ready na for training. Hindi alam ng boss ko pati ang brad ko sa fraternity na colonel at the same time na talagang chief that time na marami pa akong in-apply ang iba. Isang araw habang kinukuha namin ang aming order sa ahensyang yon, syempre masaya kami ng mga magiging kasabayan ko. Kaya naman nagbibiruan kami nang may dumaan na isang organic doon. Bumati naman kami ng maayos kaya lang hindi nakapag-made statement na hindi naman kami bastos. Masaya lang at excited. Ayos kayo ah, relax kayo. Lalo ka na Mr. Santiago, patawa-tawa ka pa dito sa ali kanina ha. Lagot kayo sa akin pagdating natin sa training center sa Cavite. Sabay hatak sa akin at suntok at tadyak sa aking sikmura. Kahit mas malaki naman yung magiging upper class namin ay hindi ko naman ininda ang ginawa niya. Wala pa naman silang binababang house rules at sa isip ko din ay kahit sa military kung ganito din ang dadanasin ko, pag may mali eh kakayanin ko naman siguro. Pagkabigay ng listahan ng gamit na bibilhin para kinabukasan papunta ng training center ay tumawag na ako sa brad ko sa fraternity na colonel. Good morning, sir. Nakapasok na po ako dito sa agency under Office of the President. Pinabili na kami ng mga gamit at jump off na namin bukas patungong Cavite, sir. Pusikat ka naman, Brad eh. Palabas na order mo next month ah. Mag-isip ka nga ng maayos. Dito ay tenyente ka na. Diyan, private lang ang katumbas mong rango.
Dito ka nang mag-report sa office ko bukas at nasilip ko na ang order ninyo. Ang medyo galit at nagmumurang bulyaw sa akin ng Brad ko mula sa tawagan sa cellphone. Tamang-tama at makakapagpaalam pa ako sa Brad ko na sasamahan ang misis ko hanggang manganak after more than 2 weeks after ng ganap na yon. Sweetheart, gusto ko sa probinsya ako manganak. Doon muna kami sa bahay habang ikaw ay nasa training. Eh paano ang OB mo? Nasa Philippine Children's, di ba? May narekomenda ang tita nating doktor, yung direktor sa malaking ospital na yon sa probinsya natin. Doon na nga rin sa nasabing hospital na ipanganak ang aming kaisa-isang dalaga. May konting delay naman talaga ang paglabas ng order namin kaya parang mahigit 3 months din ang naging training namin. More than 1 month kami sa may gate 3 Taguig City para makapagpadalubhasa sa pagmarcha at 2 months pa sa Ternate Cavite para sa rigid training. Habang nasa Visayas ang destino ko, nakapag-training pa ang wife ko ng caregiver papunta sana sa Israel sa alok ng isang best friend niya. Kaya lang ay nagkagulo doon noon at hindi na rin natuloy. Papadudod, sa ngayon ay nasa ibang bansa na rin ang aking mag-ina kung saan siya nagtuturo sa isang Chinese school doon. Dahil na rin sa offer ng mga co-teachers niya dito sa Pilipinas, dati na mas naunang lumipat doon. Doon na rin nag-aaral ang aming anak na kasama sa package ng kontrata niya sa paaralang yon. Every 6 months naman po ay umuwi sila ng Pilipinas. Tig isang buwan kapag year-end break, Christmas break. Sa ngayon po ay hindi pa sila nakaka-uwi dahil sa pandemya. Ako naman ay nagkaroon ng panahon para magsulat ng buhay pag-ibig ko. Dahil na rin po sa pagka-quarantine pagkatapos pong ma-swab test sa pangalawang unit. Ang ibang mga pangalan at lugar ay sadya ko pong iniba para na rin po sa kaligtasan po ng mga tunay na karakter sa kwento ng aking buhay. Marami na rin po sa tingin ko na hindi na kailangang banggitin o isamang tao o pangyayari dito. Kailangan din po nating ipaalam sa kanila kung sakali para hindi sila o kami mahusgahan ng kapwa-tao po. Siguro mga 8 years ago ko nang balak ipadala itong sulat ko. Salamat po at mabuhay po ang programa ninyo. Isa po ko sa mga masusugid ninyong taga-subaybay. Nagpapasalamat, Tenyente Bryan Santiago. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Stories, Papa Dudut Stories.